sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. For today's video ay pag-uusapan po natin ang breaching of contract. Maaari ba kaming umuwi habang hindi pa po tapos ang aming mga kontrata? So yun ang pag-uusapan natin ngayong araw, guys. At bago po yan, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na rin. At mega love shoutout po Team Payag. Medyo malaki na ang grupo natin, guys. Kaya naman, tuloy-tuloy lang tayo sa pagsuporta sa ating mga kagrupo. Yung hindi na maganda ang kalagayan dito, hindi na po maganda ang lagay na yung health. Unhealthy ka na dito. Yung sakit mo ay lumalala na. Kasi meron din talagang yung iba is nagpunta sila dito, guys. May sakit na sila at lumala lang dahil sa sobrang trabaho, sobrang pagod, walang maayos na pahinga, walang maayos na pagkain. Ayun, lumala yung mga sakit nila. Or kung hindi naman, ikaw po ay nagkasakit ng malala po dito sa Saudi Arabia. So, pwede po na mag-request na makauwi ka ng Pilipinas. A few moments later. Sahuran ng maayos yun. At hindi ka napapain ng maayos ng amo mo. Pwede ka pong ma-request na umuwi. Kailangan po maayos ang iyong pag-uwi. Dahil dito po sa Saudi Arabia, meron pong entry visa at meron po din tinatawag na exit visa. Pag hindi po napirmahan ng ama mo ang exit visa mo, hindi ka makaka-uwi ng Pilipinas. Mananatili ka sa deportation area. Ma-upload ka po sa aeroplano. Pag hindi pinirmahan, hindi maayos yung mga papers mo. So yun ang mga rason kung bakit yung iba, guys, ay hindi pa nakaka-uwi. Samantalang may mga condition sila na hindi maganda dito. May nangyari sa kanila na hindi maganda. Ang kaibahan naman kasi din, pagtapos na yung kontrata mo, agad-agad yung amo mo talaga ang gagawa ng paraan para ipauwi ka. Siya na yung magpa-process ng papers. Ang gagawin mo na lang is, pipirma ka, pupunta ka sa polo, sa embassy, para ayusin ang mga papeles mo. At kailangan rin ay hindi na-expire yung ikama mo, yung tinatawag namin dito na residence ID. Kasi kailangan siya sa immigration. So, yun lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat.